So we are back again mga ka-adventure sa ating YouTube channel. Yan, so tara't samahan nyo ako sa panibagong araw na naman natin na vlog. Yan, so ang content natin sa araw na ito mga ka-adventure ay pupunta tayo ng Maynila mga ka-adventure. At mamimili kami ni ate ng mga pagkain na dadalhin sa barko kasi mahal yung pagkain sa barko mga ka-adventure eh. So, nandito po pala ako ngayon sa R2R. Ayan, nasa R2R po pala tayo ngayon. At pupunta tayo ng Food Panda. O, Panda House. Ayan. At mamimili tayo ng pagkain na dadalhin para sa barko. So, wala mo muna tayong spore fishing adventure mga ka-adventure. So, pagbalik na lang natin at magbabakasyon lang tayo sa Maynila. So, after ilang years, bago naman tayo makakabalik ng Maynila. So, third time na pala natin itong pupunta ng Maynila mga ka-adventure at ito. After ilang years ay makikita na naman tayo ng Maynila. So, dyan mga ka-adventure ay palabas pa lang kami. At ito, nagsakay tayo ng tricycle. Yun, papunta sa Panda House at mamimili tayo ng babaonin para sa barko. So, yun mga ka-adventure, nandito na tayo at yun, namili lang pala kami ng mababaon. So, kasama ko po pala dyan si ate, yung ate ko. Yan, so, shoutout kay ate. Si ate Rodeline. So, namili lang kami ng maiinom, tapos makakain. Habang nasa barko, so yun siya mga ka-adventure. Hindi na makatapos kami pamili mga ka-adventure ay ito, ang dami namin pinamili. Tapos dumiretso na agad kami mga ka-adventure. Kasi ang alis namin ay alas 7 ng hapon at ito, maaga kaming pumunta. Maybe 5 mga ka-adventure. At nandito na po pala kami sa waiting area mga ka-adventure. At pagka maya-maya lang ay ito na. So, check mo muna sa mga bag expection mo muna tapos and tingin kung may mga ano ba mga gagamitang hindi kaya-aya tapos ito abot-abot lang mo muna ng ticket. So, yan lang siya mo muna mga ka-adventure at pagkatapos niyan ay meron pang kasunod. So dami pa rin palang proseso mga ka-adventure. Oo ka makasakay ng barko. Pero solid naman din kasi mapapaano ka talaga, may enjoy ka talaga. At ito mga ka-adventure. Kaya na, tinitignan ng aso kung meron bang ano, mekos-mekos niya na mga ka-adventure. Ayan, inamay-amay niya na. So, yan siya. So, bago pa lang nila yung tinitraining mga ka-adventure, ang aso na yun, ang bata po. Ayan, may sipon siguro kaya hindi niya ganong inamo yung mga bag o mabaho lang talaga. Thank you.
din matapos itong mga ka-adventure ay ayan, nagantay lang tayo ng ilang oras at ito, ang oras natin ay ganap ng alas 6:30 na mga ka-adventure at papaalis na yung barko. So ito po pala yung view paggabi mga ka-adventure. Yan yung view paggabi pag nasa Coron ka. At ito na, paalis na tayo mga ka-adventure. So, inaangat na nila yung ano, hagdanan. And so ready na mga ka-adventure ha. Siyempre excited. At pagkatapos niyan mga ka-adventure ay ito. Siyempre hindi mahuli yan ang kainan. So kumain mo muna kami mga ka-adventure at pagkatapos niyan, pahinga mo muna. At ito pala yung ano, nag-open pala ako ng GPS natin mga ka-adventure. At tinignan ko sa GPS. So yun siya. At gumising tayo dito ng alas 3 mga ka-adventure. Siyempre, kainin na natin yung ating pinamili. Binili nating pagkain mga ka-adventure kasi masarap talaga kumain pag nasa barko. Lalong-lalo na kung may kasama ka. Pero wala tayong kasama eh. Kaya, solo-solo lang muna tayo. So, alas 3 pala yun ang madaling araw mga ka-adventure. At hindi rin pala ako gaano nakatulog dyan na maayos mga ka-adventure gawa ng medyo malalaki yung alon. So gumagalaw yung barko. Naramdam mo siya na gumagalaw mga ka-adventure. Siguro sobrang lalaki ng alon. At hindi na tayo nakaakyat ng taas gawa ng nakasarado ng pinto. So binawal na talaga siguro nila kaya ayun. Hindi na tayo nakaakyat. So ito ang ginawa ko mga ka-adventure ay kumain na lang ng noodles. So nag-noodles na lang dyan ang buhay. So meron pa rin palang mga gising. Ang dami pa rin gising yan mga crew. So pagpupunta pala kayo ng barko mga ka-adventure, huwag kayong mahiya sa mga crew. Na kung may kailangan kayo, yung mga needs, huwag na huwag kayong mahiya. And so, sa mga hindi pa nakakapag-experience, so, tanong-tanong lang kayo sa crew. At syempre, sasaludar din nila kayo. So gaya yan. Hingi ako ng mainit na tubig. Tinanong ko lang kung nasaan ba yung mainit na tubig nila. So, ayan, tinuro lang rin. So, konting ano lang, tanong-tanong lang. And then, all goods then. Tapos, dito mga ka-adventure ay naghingi tayo ng kutsara. And, wala kasi tayong kutsara mga ka-adventure. Naghingi lang tayo sa crew ng kutsara. Siyempre, iba pa rin yung may dala-dala tayo ng sariling go cup. Ayan, yun siya mga ka-adventure. Hingi lang tayo ng kutsara and then bakpakan, kainan na naman yan. Yun. So basic lang yan pag sa mga ganyan, no? Basta hindi ka lang mahiya. Matik talaga. So, dito tamang upo-upo lang tayo. Siyempre pahimas-mas. So kung mahihiniluhin ka talaga, maramdaman mo talaga yung barko na ayun, minimekos-mekos ng alon mga ka-adventure. At ito. So pagpasensya nyo na itsura ako dyan kasi ganyan na talaga yung mga ka-adventure. Hindi natin mababago. You know? Namikabikab pa. So para pa yung ano eh. Lipong-lipong pa yun mga ka-adventure. At ito. Sinilip natin sa GPS. And medyo malapit-lapit na tayo mga ka-adventure. So ang oras dyan ay alas 4. Nagbiyahe lang pala kami mga ka-adventure kung tuloy-tuloy lang. So kuha lang siya ng 13 hours ba yun? Kung parang 13 hours lang mga ka-adventure kung straight talaga na madalian. And nakapag-breakfast pa pala kami dyan mga ka-adventure bago kami bumaba. So yan yung GPS natin at malapit na tayo. So nung malambot na yung ating cup noodles ay ito, minekos-mekos na natin. And then, siyempre, mate, kainan na. Ayan, at pagka tapos natin kumain mga ka-adventure ay ito, paumaga na at umakyat tayo sa rooftop. Tinignan natin ang view at sa wakas ay nakarating na tayo mga ka-adventure. So, grabe ang ganda pala ng Maynila mga ka-adventure. After 9 years, ang dami nang nagbago sa kanya. So, yan, ang dami na rin palang nauna sa ating umakyat.
So, siyempre, ang ganda talaga ng view pag nasa malayo. So, yun siya mga ka-adventure. Hey. So, samahan niyo ako sa ano natin sa more adventure pa dito sa Maynila. So, sama-sama lang tayo, walang iwanan mga ka-adventure. Yung grabe ang layo pero ang ganda. Daming instruktura ng mga ka-adventure. Grabe, nag-level up na talaga ang Maynila. Yung amoy niya, so Maynila pa rin. Yun at yan pa rin mga ka-adventure. Ayan. Daming mga barko. Tapos mga lancha. Ayan. So, dyan pala, ano na lang, slowly na lang under ng barko dyan. Kasi inaantay lang nila na mag-eat. Pagkatapos mga ka-adventure ito, so nakadaong na tayo at bababa na tayo mga ka-adventure. So, I'm excited na makaapak na naman muli sa Maynila. So shoutout pala dyan sa ate ko na yun na nakatalikod. Yay! Sana all. Na busy. So ito na, nakababa na tayo mga ka-adventure. Finally. At ito. Lakad na tayo pa exit. So grabe, enjoy na enjoy talaga. At pagkatapos niyan mga ka-adventure ay sumakay lang pala kami ng ano, nag-taxi kami. Papunta ng Antipolo. So doon kasi yung location ng bahay ng ate ko eh. Kaya, ito. On the way na tayo pa-exit. At syempre, taxi. Magta-taxi tayo. First time natin magbiyahe ng ano, ng taxi. O, hindi dati nakabiyahe na pala mga ka-adventure pero maliit pa ako noon eh. Kaya ito, magta-taxi na naman tayo. Ayan, taxi. So, hindi ka talaga pwedeng tumawid basta-basta dyan mga ka-adventure kasi pag tumawid ka ng alanganin dyan, 50-50 talagang lagay mo dyan, oh. Grabe ang bibilis nila. Ito, uy, may nag-over the backwood mga ka-adventure. Trespassing ka, boy. Trespassing ka. May galawan ka rin, ha. So, yun mga ka-adventure. Palabas na tayo at ito. Biyahe na naman. Magkatapos ng mahabang biyahe sa dagat, biyahe na naman ulit sa lupa. So, nakuha lang pala namin dyan ng sa 40 minutes mga ka-adventure kasi hindi pa siya traffic. So, ang time natin dyan is 7, 7:30, 8, 7, basta parang 8 ata. Ayan, nag-taxi tayo dyan mga ka-adventure. Yun ba, tapos dating pangarga mga ka-adventure ay Port Laguna. Yun o. No? Yun, so talo-talo muna kami yan, mga busy pa dyan eh. So ito pala mga ka-adventure. Eh, may dumaan pa pala na nun. Nakabayo. Uso pa rin pala ito ngayon mga ka-adventure. So, para sa mga turista, stig. May kabayo pa siya mga ka-adventure. At ito, paalis na tayo. Finally mga ka-adventure. So, kayo nang bahala. Tumingin ang view dyan. And so, yun na siya. Ang tataas ng mga instructor mga ka-adventure. Sobrang ganda. Oh,
So finally mga ka-adventure ay nakarating na tayo. So see you to my part 2 mga ka-adventure kung anong gagawin natin dito sa Manila. So update ko na kay mga ka-adventure. And then, goodbye.